Ayan! Diba? Napakaganda. Uy, hindi siya mukhang sinigang by any stretch of the imagination. Wow. Diba? Uy, grabe. May sumama pang baboy, par. Okay, game. Tara, shoot. Oh, ba't kaya itsura mo? Anong asim kilig sinigang na naman natin today? Wala, boss. Nagugutom lang ako eh. Nagugutom ka? Uy. Kaya ganyan itsura mo? Di pa ako makain. Pero parang na-inspire ako sa kaasiman ng mukha mo. Hindi ako prepared, uy, pare. Meron tayo dito, pare. Spinigang, pare. Uy. Kung makikita mo dito, pare, dito yung mga pwede natin lutuin na sinigang, di ba? Meron dyang bejinigang, dipnigang, pisigang, at ang magdidikta ng kapulara natin ay itong ating spinigang, pare. Handa ka na ba? Siyempre. Okay ba sa'yo ang sinigang? Oo naman. O di, sige. Game tayo. Oh, pork nigang, pare. Tumama sa pork nigang. Huwag natin gumawa ng pork sinigang rice. Uy! Malupit yun, pare. Malupit yun. O, gusto mo pa isa? Sige, isa pa. Isa pa, isa pa. O, isa pa. O, game mo. Beef nigang, oy! Pare! Beef nigang! Diba? Isa pa, gusto pa isa? Ay, may pre-spin. Meron pa! Sige, meron pa! O, ito. Oh! Naku! Nasira! Naku! Nasira! Nasira! Chick nigang, pare! Yun! Walang daya! Walang daya dito! Pawang katotohanan lang. Eh, may dalawang sabaw na tayo, pre. So, doon sa chicken, parang gusto ko namang gumawa ng sinigang na fried chicken or fried chicken sinigang. Uy. Parang fried chicken siya pero sinigang flavored, pare. Kakaiba yun. Kakaiba yun, pare. Gamit siyempre ang Nor sinigang mix, pare, na napakarami, di ba? Ano, simulan na ba natin yon? Siyempre. Kaya nga ganito yung mukha ko eh. Ay, tama eh. Gagutom na ako. Sige, simulan na natin yan. So, sinigang three ways tayo ngayon, mga inaanak. Technically, hindi siya basta simple sinigang na may sabaw. Mga iba-ibang application tayong gagawin ngayon na maaaring alam mo na, pero sana may mapulot ka pa rin ditong lesson. So, meron tayo dito. Unahan natin yung beef nigang natin. Yung ating sizzling beef sinigang. Diba? Meron tayo dito. Ito, tinong. Pakaganda niya, no? Ito ay beef bulalokat. Beef shank siya. Mabibili mo lang to sa mga grocery. Pre, ganyang kalalaki yun, ganyang kakapal yun. Kasi talagang binti ng baka talaga yun. Lagay natin sa bowl. Siyempre, mas maganda yung may bone marrow. Pero honestly, kapag niluluto nyo to, saan nawawala rin talaga yung bone marrow, napupunta sa sabaw eh. Which is okay lang kasi sabaw, kakainin nyo rin naman, di ba? Naku po. Ugos na. Ang tagal ng patis! Tulungan nyo, kunin nyo yung ilo. Gusto nyo asin, di tayo bate. Pero pwede naman yun. Tapos mix yun lang ng konti. Tapos, may nakahanda na tayo dito ang cast iron na pinapainit. Gusto ko lang iabang. Napakaganda ng cast iron. Ay, grabe naman. Ano yan? From the 90s to, pre. Tapos refurbished lang. Napakaganda. Higyan natin ng mantika dyan. Kung gusto nyo chicken oil, tropa tayo. Yan. Ay, ito masarap para. Bilis, oh. Ayan. Tapos sinisir natin yan, maghiwa na rin tayo na sibuyas at kamatis. Kasi akala ko dati, ang sibuyas kamatis parang afterthought lang sa sinigang, pero essential pala siya. Alam mo ba, tete, paborito kong kuchilyo? Paro. Oh, pakita mo yan. Diba? Custom yan, par. Lagyan natin sa isang kaldero. Mekos-mekos muna natin ng konti yan, insan. Bago natin isir. Kahit quarters lang yung kamatis natin. Ayan. So, naano na natin to. Nasira na natin lahat. Lagay na natin dyan. Hininaan ko na yung apoy. Tapos ngayon, ilalagay natin yung sibuyas at kamatis natin. Ayan. Tapos, mekos-mekos mo ng konti. Request po ni George yun. Request po ni George yun. Naibat ako na daw yung joke na yun. Panapan si George. Panapan si George. Gisa-gisa lang natin ng konti ito. May kita nyo yung itim-itim na yan. Yan yung sunog ng baka. Yan yung lasang tostadong baka. Yan yung masarap, pare. Hindi natin sasayangin yan. Lagay na natin dito. Yan. Tapos, hindi pa tayo tapos yan. Kuha tayo ng konting tubig. Kunin natin lahat ng lasa. Sayang yan, bro, di ba? Tama. Lagay natin dito. Yan. Hindi ko na kinuskos kasi
wala naman masyadong nanikit. Ayoko yung seasoning nung cast iron ko ay mapunta dito sa niluluto. So ngayon, andito na siya. Lagyan natin ng tubig yan. Tapos, syempre, lalagyan natin ang ating paboritong nor sinigang sa sampalok, pare. Sinigang mix. Anong gagamitin ko? Yung original o yung gabi? Ah, gabi gagamitin ko kasi mamaya pa natin makakain to eh. Gabi na. Ah, gabi na. Gawin natin yan sa buo. Asim! Tapos lagyan lang natin ng konting alat. Tapos, megos-megos lang natin ng konti. Tatawa na naman si George. Tapos, sindihan na natin to. Ipe-pressure cooker natin to, pero hindi muna talaga namin isasagad yung pressure kasi maingay. Mamaya off cam, ipe-pressure namin. Kasi, ayaw nyo marinig yun. Diba? Isa pa, nakainis, diba? So mamaya na, papakukuloy lang muna pero basta ipipressure namin to. Sa tansya ko, yung ganyang kalambot na, yung ganyang kakapal na karne, 30 to 45 minutes, depende yan sa PSI nung ano nyo eh. Pressure cooker nyo, diba? So habang nakasalang na yan dyan, salang na rin natin yung isa pa natin ng ating pork sinigang. Basta ang general idea nito is, gagawa tayo ng pork sinigang, yung sabaw nun, isasalang natin, pangsasabaw natin, sinayang natin, tapos ipa-fried rice natin siya mamaya. Ngayon, kung anong klaseng treatment yung gagamitin natin after dun sa karne natin at sa gulay, ma-inspire na lang tayo along the way. Baka silipin ko ulit yung pagmumukha ni Iam na talagang asim kilig talaga. Tama. Para ma-inspire ako. Diba? Kaldero, pare, lagyan natin ng yempo. Lagyan natin ng mantika. Tapos habang umiinit yan, hiwa na tayo ng sibuyas kamatis. So ganun lang din, quarters lang din. Sibuyas, ganun lang din, quarters lang din. Kung gusto yung haba-haba, hindi kayo. Piece pa. Tapos kahit di pa masyado nagigis, ay sabay na natin to. At yung sibuyas, dito pa ako. Oh, dito pa ako. Oh. Isa pa. Isa pa. Oh. Mas nakapikit pa ako. Oh. Gisa-gisa lang muna natin to hanggang magkaroon ng konting browning. Nagisa na natin ng mabuti, lagay natin ng tubig. Enough lang para makover yung pagmumukha karne natin. Tapos, syempre, ang napaka-essential na nor. Sirigang mix, pare. Gamitin natin dito yung original. Tapos sinabi ni Rambo sa akin, pre. Ikaw! Yan, isang pakete uli, di ba? Pag nagsisirigang ba kayo, gusto niyo ba, anong asim yung hinahanap nyo? Yung sakto lang o yung talagang... Takpan na natin to hanggang lumambot yung pork natin. Pero ang essential kasi talaga dito is yung stock. At talaga namang napakasarap niya. Kasi ginamitan natin ang nor sinigang mix, pare. Chicknigang, pare. Well, hindi to technically sinigang na manok. Diba? Ito ay sinigang flavored fried chicken. Wow. So meron tayong drumstick dito. Paborito-paborito ng mga bata, pati ng mga lola. Tama. Ayan natin ang patis. Ayan. Just enough. Kung gusto nyo maglagay ng nor chicken powder, okay lang din naman. Pero mas gusto ko kasi talaga dito yung ano yung sapak sa mukha. Yung asim talaga. Siyempre, nor sinigang mix para. Para asim kilig talaga. Pagkagat mo dyan, pre, mapapatwork. Asim kilig talaga. Mas kulit natin sa'yo. Ito, optional na lang. Ito, kasi pinagme-marry natin yung dalawang dish eh. Diba? Sinigang, tsaka fried chicken, di ba? So dapat may konting elements pa ng fried chicken. Lagyan natin ng konting ano lang naman. Onion and garlic powder. Wala lang, para lang may elemento pa rin ng fried chicken. Kung ayaw nyo, ito okay lang, tropa pa rin tayo. Garlic powder. Onion powder. Tapos, ang paboritong parte ni George. Mekos-mekos. Kasi wala akong gloves, insan. Wala, insan. Wala tayong gloves yan, wala ba tayong itim na gloves yan? Insan, di ko mamemekos-mekos yan, mag wala tayong gloves. Okay na yan. So ngayon, imamarinate lang natin, hayaan lang natin yan dyan. And ideally, no? Ano talaga to? Overnight. Para talagang yung asim natin yung talagang pasok talaga. Para malambot na. Actually, medyo na-over ng konti. Pero importante naman, buo yung form niya. Basta maprito natin. And eto, Darcy Blows! Habang inaantay natin sumirit yan, tanggalin na natin yung baboy natin dito. Uy, tatanggalin yung baboy, sa akin na nang galing. Baka sa inyo pa manggaling eh. So kukuha lang sorry, hindi ko mapigilan. Sorry. Sige natin kung makukuha pa natin ang buo to. Kalamba out, nagjijiggle ang taba. So ang natira dito ay yung atin na lang sabaw na napakasarap dahil yan nga ay pinagkuluan ng yempo na 1 kilo. At syempre ang ating nor sinigang mix, pare. So magsasaing tayo dyan mamaya. Pero check muna natin to. Ganda nito ah. Tira nyo to. Par, di ba ang idea natin dito?
is palalaputan natin yung sabaw, mm-hmm. 'di ba? Para maging gravy. Party na 'yon nangyari. Gravy siya. Ang lap out, 'di ba? Hindi ito yung intention namin. Hindi ito yung intention namin, medyo napasarap lang yung tambay namin sa loob. Pero tingin ko, ito na yung pinakamaganda kasi baka tubigan ko lang ng konti, no? Pero ito na yung pinakamaganda kasi concentrated yung lasa to ng baka. Ang nagpalapot dyan, yung collagen. Kasi malagkit ang bulalo, alam naman natin lahat yan, eh, diba? 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 Di mo kaya. Pero parang okay na to paro, unintentionally. So ito sabaw natin. So bigas, pare. Ang bigas namin dito ay yung mumurahing Japanese rice. Pero any rice will do naman. Basta yung kung ano meron. Oh, kung ano pamilyar na bigas para sa inyo, 'di ba? So lagay natin diyan. Yes, hindi ko na po hinugasan. Alam ko po 'yan kahit niyo po i-comment. So good then, par. Saingin na natin 'yan at gagawin natin. Balikan natin mamaya. Eh di tatambay lang uli kami dito hanggang maluto 'to. Ngayon, subukan natin kung matatanggal natin 'to. 'Di ba? Lagay na muna natin 'yan diyan. Lagi kang mamimili sa mga gantong karne. Ano bang gusto mo? Maganda o malambot? Kasi pag ako man talaga malambot, masisira talaga yung form niya. Nang konti lang naman. Ay, column out. Ang sarap. Sorry. Ayan natin yung jam. Okay na yun, bro. Okay. Lalagyan ko na lang ng gulay. Tumama ito sa sarsahan natin, di ba? So, hintayin na lang muna natin yung sinaing natin. Pero, kung magagawa nyo to nang hindi sana nadudurog yung karne, okay lang. Pero tandaan nyo, pag durog yung karne, huwag naman corn beef. Pero pag durog yung karne, malambot siya, pare. Mas masarap siyang kainin. Minsan talaga, mamimili ka between sa guwapo o masarap. Diba? Ganun lang paminsan-minsan eh. Buti na lang. Tigilan mo yan. Wag. Tumigil ka. Sabi tumigil ka. Tama na. Palagay ko okay na yung ano natin, sinaing natin. Ayun o. Par. Oh. Diba? Ayun o. So may tutong siya ng konti. Pero si Alvin nga, tanggap namin eh. Ito pa kaya. Ito pa kaya. Kaya pa kaya masarap na yan. Oo. Ngayon, kaya ko siya nilipat niya sa tray para lang mas lumamig na siya ng konti. Para tumigil na rin yung overcooking. Kasi baka mamaya masyadong magkadurog-durog yung kanin. Alam mo naman, nangyayari minsan sa sinain yan. Eh, hindi ko naman siguro isa-serve yan, par. Diba? Oo. Hindi mapahit. Ang ilip. Masarap na siya as it is eh. Pero feeling ko, kapag ginisa pa natin to, fin-fried rice pa natin to, baka medyo mas mabawasan ng konti yung lagkit niya. Or baka mas lumagkit siya. Di natin alam. Di natin alam, pre. So, hayaan mo natin lumamig yan dyan. Kuro prito tayo ng baboy. Ito yung baboy natin. Para lang din tayong maglelechon kawali dyan, par. Antika, medyo marami talaga. Hahaluan ko ng gamit, par. Kasi mas maganda talaga pamprito ang ano eh, gamit na mantika. Alam nyo naman yan kung matagal na kayo nanonood ng channel na to. Hindi. Painitin muna natin tong mantika tapos prito na tayo ng baboy. Hanggat hindi pa sobrang init ng mantika natin, maglalagay na ako ng liempo dito kasi ayokong matalsingan. Pagkat ako po hindi sanay. Ayan. Sana hindi ako maputukan. Ayun na nga. Maparamdam na agad. Oh. Si Amit din muna unang matatalsikan. Ayan! Uy! Ganda na ito. Parang ano siya, pre? Alam mo yung ginagawa sa adobo? Pagkaluto, piniprito pa. Parang ganun. I mean, piniprito mo siya sa sarili niya mantika. Teka lang, may nag-chat. Baka si Madam. I love you so much. Iyan. Naisip ko, kanin natin, di ba? Tapos yung on the side natin to. Oh. Tapos yung gulay, ano kaya magandang treatment? Siguro gisa na lang din natin yung gulay, no? Ano ba yun? Ayun pala si George. Sa trabaho. George, nagaling. Sumasayaw. Ha? So ito yung mga gulay natin na nahiniwa ko na. So sitaw, talong, labanos, tsaka kangkong. Naisip ko, para mangyari kasi dito, a dish of varying textures. Eh. So yung kanin natin medyo malambot. Tapos yung liempo natin, may konting lutong. Pero ito yung parang ano eh, piniritong adobo. Yan.
Ito unahin natin kasi masarap yung pritong sitaw eh. Di ba, si Alvin, di ko makain ng sitaw pero kakain ng pritong sitaw yan. Di ba, Alvin, wag mo ko ipahiya sa harap ng mga inaanak ko at sa Nor. Kakain ka ng sitaw. Tama, kakain ako. Yan. Oh. Snacks natin ang ating longta. Itong labanos natin, medyo magkakaroon ito ng itim-itim, ha? Magiging ganoon lang, sasabihan ko lang kayo kasi nag-isa tayo sa wok eh, tapos may mga tusta-tusta na nangyari dyan. Simplahan lang din natin yan, patis, konti lang. Tapos huli, lagyan natin ito ang ating kangkong. Naanan natin apoy, buksan na natin ang ating Nor sinigang mix, pare. Konti lang. Para lasang sinigang din yung gulay natin. Tama. Ang huling gisa ni Lola. Iyon, pare. Tinan mo yung gulay natin. Ang ganda na itsura, oh. Di ba? Ayan. So, okay na to. Doon na tayo sa ating Clylice. Grabe talaga, pare. Ang asim kilig. So, ganoon din. Sa rice natin. Ito, hindi ko talaga sure kung ano mangyayari dito. Maaring buksan muna natin ang ating exhaust kasi nagiging bagyo na naman tayo. Maaring ano to? Manikit. Maghiwa-hiwalay. Maaring mas maging madikit. Tingnan na lang din natin. Mantika. Ang galing! Wala pa! Wala pa! Maganda. Yung may Albi na ganyan, may totong. Ganun ba yun? George, di ka dito. Pero parang ganda ng seasoning ng wok natin ngayon. Nesmaki na nesmaki. Ano mo na, chinchansu eh. Sa mga hindi po nakakagets ng chinchansu, YouTube kids muna kayo. Hoy, Singha, tumigil ka! Kamukha ni Singha yan, no? Sa Meteor Garden. Ano na si Singha? Si Singha? Pre, parang... Ayaw umabot. Parang gusto ko tuloy dagdagan ng Nor sinigang mix. Dagdagan mo. Dagdagan natin, di ba? Parang medyo... Tama, okay na sa akin to. Plating na tayo. Yun ang indicator. Plating na tayo, par. Ay, hindi. Mamaya na pala tayo mag-plating. Ikaw, bahala ka sa buhay mo. Hindi, sige, plating na tayo. Tingnan dito. Parang pagtitingin mo pala sa kayo, parang lagkit-lagkit na, no? Parang ako yung pagdaringnan mo eh. Alam mo, malagkit agad eh. Uy. Oh. Ang tigas ng katawan. Hindi talaga kaya. Ayun, no? Sobra, oh. Lagay mo na lahat yan. Ito talaga. Ayan, par. So, yung ating kagulayan. Tingin ko, ang nagpaganda dito talaga ay hindi siya mukhang sinigang by any stretch of the imagination. Wow. Diba? So, ito na yung manok natin na marinate na natin ng ano to, isang oras mahigit, no? May isa't kalahati, no? Pwede na natin ihisalang to. Nagpapainit na rin kami ng mantika. Habang nagpapainit kami ng mantika, gawa tayo ng mabilisang breading lang din. Maglagay ako dito ng cornstarch. Harina. Lagyan natin to, pare. Siyempre, para mas sinigang. Siyempre. Ang sarap. Para mas asim kilig. Par. Nor sinigang mix ito sa breading. Tapos haluin lang natin yan, mekos-mekos lang natin yan, insan. Tapos yung manok natin, kita nyo, hindi nagtubig masyado. Di ba? So pwede, hindi ko alam. Dinami ko lang. Sobra sarap na yan, insan. Yan o. Yan. Loob ng balat. Oo. Haharinahan nyo yan, par. And so ngayon, rest lang natin to for 10 minutes. Tapos painin natin mantika, tapos prito na natin. Ganito yung magiging itsura niya after a while, pre. Ayan o, kumapit sa kanya. Yung harina. Hindi na kailangan i-double bread. All this trick in the book. Napakadali. Prito na natin yan. Sayo. Yun, no? Tira mo yan. Hmm. Diba? Kaganda. Ah! Parang iniisip ko kung gawan pa ba natin ang para sinigang gravy to. Pero hindi na, no? Okay na to. Para meron pa rin ano, parang totoong fried chicken vibe, pre. Kasi ketchup, ganyan, di ba? O gusto mag ano. Pag ginawa pa natin ang fried chicken gravy to, baka hindi na maging ano. Kasi eto ah. Di ba pangkarandiwa naman titimpla ng kalamansi sa fried chicken? Mm. So yung sinigang mix natin, yun na yung ano, nag-act as acid in place of kalamansi, di ba? Hindi ka nagpipiga-piga. Eh minsan, pag magkakalamansi ka sa bigla ang fried chicken, bulok na pala, mga ganong bagay. Napakaganda. Uy, maliit daw. Yung manok, nakakairi niya. Anyway, andito na tayo sa pangalawa. Meron pa tayo isa at yun ay ang ating sizzling beef sinigang. So, sa gulay natin, doon sa pangatlong dish natin, same approach lang.
So mga gulay dito, yung same na gulay pa rin. Pagsasabay-sabay ko na. Kanina isa-isa, ngayon pagsasabay-sabay ko na. This pa. Lagyan natin ang Nor sinigang mix. Tapos habang ginigisa natin yan, sisindihan ko na rin to. Ngayon, nakatulog yung sarsa natin, pre. Sabi. Ayan o. Tulog na tulog pa ro, diba? So lalagyan ko lang ng konting tubig para magising. Kasi ganun ako gisingin ng nanay ko dati. May buhusan. Oo. Lipatan natin yan dyan. Ayan. Natin. Oh. Hindi, yung sito niya meron pagka... Uy! Tama-tama par. Ito natin yung sauce, tapos meron tayong strainer dito. Ayan! Pagsasamahin natin, no? Ayan! Lagay din natin dyan, par. At eto na, ang ating sizzling beef sinigang, pare. At ano ba ang gagawin natin? Tikman na natin to hanggat nagsisizzling, Jerome. Bilisan mo lang yung slow mo para gusto na ako. Ito na, pare, ang ating tatlong putahe na ginamitan ng Nor sinigang mix, pare, na inspired din sa maasim na pagbumukha ni Iya. So, ano pa mong kailangan natin gawin? Tikman na natin. Pero pag to sinerve sa'yo, Lu, di naman sinigang yun. Lu, di naman sinigang yun. Yo, kasi hindi talaga siya mukhang sinigang. Kundi lang dahil sa labanos eh. Alam mo yun, di ba? Kukuha tayo ng kanin at par. Zip out peck bite, di ba? Tsaka amoy may wok hay. Try mo rin siya. Mm-hmm. Try mo rin siya. Ah! Oh, oh! Uy! Tikman mo. Oh! Yung kamay mo! Lasang-lasa mo yung Nor sinigang mix na nilagay natin dito. Ibang klase, pre. Talagang, para sa akin ah, gumawa ako dati ng sizzling crispy kare-kare. Aminin natin, napakalayo nun sa idea ng kare-kare, di ba? Pero ito, andun din eh, kasi para sinabaw mo na yung kanin sa, yung sinigang sa kanin. Pasok na yung lasa sa loob, di ba? Tapos yung braised baboy na may asim sa loob, pumasok din yung Nor sinigang mix natin. Tapos pinirito natin. Ang sarap pa, yeah. Lahat to may Nor sinigang mix. And dapat lang. Kasi, kapag nagluluto ka ng sinigang, par, nakababad sa maasim na sabaw yun eh. So, lahat sila naglalasa ng sinigang. Sitaw, pag kinagat mo, kakatas ng maasim. Yung baboy, pag kinagat mo, saksaka ng asim, di ba? Yung kanin, na pag sinabawan mo, maasim na rin talaga, di ba? Talagang asim kilig, pare. Mm. Tinan mo naman yan, di ba? Mukhang unassuming. Mukhang fried chicken lang siya. Tapos tingnan mo naman ako. Ooh, pork. De, ano, maasim din? Ano, sinigang na baboy? Wala ako sinabi. Sinabi ko lang, ano, pork. Ito yung sayo eh. Ito yung sayo eh. Tira mong gagawin ko. Kinain mo pa. Uy, grabe. Pag tinikman mo, ha? Nanginginig pa! Yung asim kilig talaga. Yung talaga, di ba? Yung talaga yung mapipigilan. Di ba? Para sa'yo, kabubuti natin lahat. Pag na si Alvin, parang hawa mo na. Tigas eh. Mas malambot pa pala katawang ko dito. Di ba, nandun yung asim? Ramdam mo? Ramdam mo naman. Ako kasi talaga, ako kabisado ko na talaga sa akin. Kaya ko nang kontrolin ninja. Ah, nakokontrol mo. Ano? Parang normal lang naman. Normal lang? Wala lang. Tulungan mo ba? Alam ko mahilig ka sa fried chicken, pero I will give you the honor of tasting
R. Sinigang. Sisting beef sinigang. Dito agad ako. Oo, dito ka kaagad, par. Pre, sabi ko sa'yo, talagang asim kilig to. Pre, concentrated yung SARS na yan. Ayan, par, tinan mo. Yan, oh, the perfect bite, di ba, pare? Oh, yan. Oh. Mm. Dito ka. Oh. Yan. Pero ano, kamusta? Masarap? Sarap, boy. Teka, ako patikim, patikim. Ikaw, ikaw. Ang saya na bibigay sa akin. Oo. Pero legit, ang sarap nung nangyari na yung sauce, hindi mo sinasadya na ano. Na nag-concentrate siya? Ang sarap nito. Sobrang okay, pero ito ang pinakamalapit sa identity pa rin talaga ng sinigang. Yung talagang mapapaasim, kilig kang ganyan, pre. Iba to, okay to. Tapos, para lang din talaga siya normal sinigang na nireduce yung sauce, pare. Pero ang lambot ng karne, i-expect mo malambot din yung gulay. Hindi ganun, pare. Ang tigas ng gulay. Hindi matigas in a bad way. Pero, ito. Ako, kung pabibili mo ako ng paborito, medyo mahirap eh. Ito, sobrang gandang ano ito. Sobrang gandang ankle break niyan. Sobrang gandang twist niyan. Ito, sobrang gandang twist ito para sa mga bata. Kasi, ang mga bata, fried chicken lang yan. Pero pag pinakain mo ng ganyan, may ibang lasa. Unti-unti mo sila nai-introduce sa mga flavor sa pangmatanda, di ba? Tapos ito naman, aksidente lang kung bakit siya sumarap ng ganyan. Pero iba. Iba rin talaga to. Sobrang braised ng lasa niya. Pero teka, may nakalimutan pala ako. Ayun. May sumama pang baboy, par. Nasaksakan ng asim kilig yung sarsa niya. Na-counteract niya yung richness ng ating bone marrow, pare. Napakasarap ibang klase. Sana i-try niyo to. Ako, mga inaanak, nag-enjoy ako dito sa mga ginawa natin. Kasi bukod sa ang saya nung shoot, ang sarap din talaga ng mga pagkain. Tsaka, sobrang saya ko internally. Hindi ako nakangiti, kaya internal lang yung saya ko. Kasi nakagamit ako ng sinigang mix na dati ang pinagagamitan lang ng no sinigang mix ay sinigang. Nagawa natin gumawa ng sinigang, I guess, or i-apply sa ibang application yung Nor Sinigang mix natin, kaya talagang sobrang saya ko dito. Sana i-try nyo rin itong mga ginawa natin. I'm sure yung iba sa inyo alam na to, pero it's worth reminding naman na pwedeng gawin yung mga gantong bagay. Ito yung mga sinigang hacks na practical, madaling gawin, tsaka alam kong alam nyo naman lahat, pero ang Nor Sinigang mix, available yan kahit saan, pare. Kahit umutang ka lang dyan kay Aling Lucy, available na available yan. Dito sa amin, mukha lang ni Ian, maasim na. Pero syempre, mas maasim kapag nilagyan ng Nor Sinigang mix. Tama. Kaya sana itry nyo to. Tapos kapag tinry nyo, itag nyo ako sa lahat ng social media. Tapos kung meron pa kayo naisip na ibang application ng Nor Sinigang mix, paki-comment sa babakagahin ko. May naisip lang ako, para. Nor Sinigang mix na ilalagay natin sa kilawin. Diba? Kasi diba, minsan naglalagay ng fruity acidity sa kilawin, diba? O kaya, Nor Sinigang mix sa leg mo. Uy! Ayaw mo nun? Ayaw ka. Sige, try mo na tayo. Diba? I love you mga inaanak. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kita tayo. Next week, magluluto tayo ng ostrich. Ooh. Ewan pong.